Mga kapatid, atin pong gambalain na napakaabalang schedule today ng kalihim po mismo ng DPWH, si Secretary Manny Bonoan. Sec Manny, maganda umaga po. Good morning, Ted. Good morning po sa ating mga subaybay. Opo, salamat sa panahon. Sec Manny, hanggang ngayon po kasi may mga lugar pa dyan sa area po ng Bicol, dyan sa may papunta po ng Naga, patawid nga po papunta po ng Sorsogon, na hindi pa rin po madaanan dahil mataas pa rin po ang baha. Ano ho ba ang dahilan kung bakit mukhang, sabi nga ng Presidente po nung Sabado, hindi gumagalaw ang tubig? Yeah, meron pa nga, Ted, yung mga ibang... mga lugar sa Camarines Sur, actually, lalo na sa Camarines Sur na may mga tubig baha pa, lalo na sa mga national secondary roads. Alam naman yung Camarines Sur is actually the basin ng Bicol River. Kaya nanatili pa yung natin, yung mga malaki kasi masyado yung ulan na pumunta sa Bicol sa area na yan in the last few days, no? So anyway, I think we are expecting na by today and tomorrow, mag-subside na yung lahat ng mga tubig and should be able to clear actually all the roads in Camarines Sur. Okay, Sec, naintindihan po natin, ano? Sabi nga ng Presidente, halos dalawang undoy ang bumagsak dito na ulan sa area po ng Bicol. Opo, pero sir, hindi ho ba naman ano po yon, common sense na bagamat mataas ang baha, mabigat ang tubig na ibinagsak ng ulan, usually po kapag gumagana ang inyong drainage and flood control system, kahit pa paano po ay dadaloy po ito patungo hindi lamang sa ilog, diyan po naman sa area nga ng Ragay Gulf, no, sa Bicol region. Sa inyo pagtantya ngayon, ano ang dahilan kung bakit hindi gumalaw at naiipon, hindi gumana ang ilang pong flood control system? Well, first of all, actually, yung mga flood control system that were implemented previously, Ted, hindi naman anticipated sa ganitong volume ng flood waters na dumating actually at this time, no? And secondly, I think napansin ko lang, no, technically, I think nakita namin na yung mga riverbeds are actually very shallow. Yan pa rin na napansin ko actually nung pag-assume namin itong Marcos administration, nakita namin that many of the riverbeds are very shallow. So no matter how much yung mga revetment walls that had been implemented, mababaw na rin at talagang kagaya ngayon. Napakalaki yung tubig baha na tumating. So nag-overflow talaga. So it has decreased actually the carrying capacity ng mga rivers natin. Mm-hmm. So ito yung isang pinagtotoo ng pansin namin ngayon. Actually, dapat nga lang, we have to undertake massive dredging and desilting along the major rivers actually all over the country nga. Mm-hmm. Ito yung pinakamalaking problema natin ngayon. Okay, sir, so yun nga po, ano, silted na itong mga ilog. Opo, yeah. Opo. Bagamat silted na ang mga ilog, again, maliban po doon, wala pa hubang ibang pwedeng dahilan kung bakit po naging stagnant ang tubig? Halimbawa, kasi sir, di ba, ang tubig naman, gravity, yeah, naghahanap ng mababang lugar yan eh. Opo, di catch basin nga po ang Camarines Sur, no? And then a portion of Albay. Pero bakit nga po hindi malayang makadaloy kahit na po yung ilog ay bumabaw dito po papunta ng dagat? Ano pong dahilan kaya? Well, maraming factors considered. Actually, yun ang sinasabi nga natin that actually because of economic activities and population growth, talagang na kukunti na yung mga spaces na lupa na pwedeng mag-absorb ng rainwater. Lahat konkreto na halimbawa sa Naga at sa mga ibang progressive towns, halos cementado na lahat yung mga areas na yan. So walang pupuntahan ng wala nang absorptive capacity ng mga land areas nila. So
yun, these are the things na medyo nag-exacerbate actually yung problema on flood control. Opo, opo, opo. Kaya po, so sir, kasi ngayon po, siguro alam nyo na, no, na meron naman po nagsasabi na sa pagharap ninyo sa Senado, busisiin itong budget po ng flood control, particularly po in Bicol. Sir, last year, ang perang inilaan po ng sa budget under DPWH ay 29.5 billion pesos, no? Para po ito sa mismong Bicol, ano, region, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, etc. Yeah. Ngayon po kasi, ang tanong ng iba, 29.5 billion last year, saan kaya napunta daw yung pera? Well, actually, last year, Ted, I'll just have to check actually, 29.5 billion, there are actually ilang provinces sa Bicol, Albay, Catanduanes, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, lima yata ng provinces yan, no? So, I think, and the other thing is actually, yung 2023 infrastructure program, we have 2 years to implement. I'm sure that we are now in... sa ngayon, 2024 na, we should be able to feel, we are in the finishing stages siguro to complete yung mga 2023 flood control projects sa ngayon, no? Kasi we have 2 years actually to implement. Opo. Now, 2024, we are just in the middle of implementing some of the flood control projects sa ngayon. So we have until 2025 to complete it. Okay. So yun ang status ng mga projects natin ngayon doon sa Bicol River. And similarly to in other regions and provinces in the country. Okay. So sir, sa ngayon po ba ngayon taon ano, meron ongoing na flood control system project diyan? Kung sakasakali pong hindi dumaan itong bagyong ito, tuloy-tuloy ho naman po ang kanilang mga proyekto diyan sa flood control? Yes, Ted, but I would like to clarify a little bit. Okay. Yung mga flood control projects that are being implemented right now are not actually designed to cope up with this kind of climate change phenomenon. No? Ito yung mga ginagawa natin ngayon are actually just for immediate protection in low-lying areas lang. No? For ordinary rainfall at saka yung mga matataas, but not this kind of a phenomenon that we are talking about. Yung mga ganitong pagbuhos ng napakalaking ulan, mga ganito. I don't think iba ang kanito. And that's the reason why the president has asked me to revisit actually yung Bicol River Basin Flood Control Project. And luckily, I think we are in the process now of discussing this major flood control component of the Bicol River Basin with the Korean Exim Bank at this time. Opo, opo, opo. But when you say Bicol River Basin Project, basically po, dredging ito, desilting po ang mangyayari. Hindi po. Hindi lang dredging at desilting because I think we have to address. Alam mo yung Bicol River Basin, even yung mga tributaries from Mayon Volcano, pumapasok sa Camarines Sur and other areas, no? So I think this has to be done holistically. In fact, the engineering solution is just going to be part of the program kasi kailangan napakarami yung naapektuhan ngayon because of landslides, erosion, and other things na kung dito, I think pati mga basura nagkalat din. Yung mga ganun napansin. Opo, opo. Pero pag opo, sorry. Sir, opo, sige sir. Pero kapag nga po pinag-usapan natin itong disenyo po ng Bicol River Basin, basically po, ito ho ay para sa malayang pagdaloy ng tubig sa mga ilog patungo po dito din sa karagatan. Hindi po naman ito iipunin sa isang lugar. Kung hindi, ano lang po, di ba? Magkakaroon po ito ng, ano, ng pag-aayos sa dadaluyan po ng tubig. Well, that's part of it actually, Ted, and we are actually looking at the possibility of actually yung mga impounding reservoirs actually yata na kailangan din natin gawin. Mga impounding reservoirs.
Opo. Impounding reservoir para din po dito sa disenyo ngayon sa Rizal at maging sa Pampanga. Yes. Okay, sige po. Ganun nga, Ted. Opo, sige po. Sa ngayon hubang kaninyo, di ba, nagsimulan na po ang study dito, more or less po, magkano hong perang kailangan po na naman dito? We are just starting to undertake the detailed engineering design, Ted. So, wala pa kami yung exact amount that we are talking about. But one good thing is actually the Korean government through the Kim Bank has committed actually to extend financial assistance in the implementation of this program. I think we should be able to finish actually yung detailed engineering design by siguro by 2025, and civil works may start sometimes in 2026 na. Opo, sige po. Sir, sa panghuli po, ano pong mga lugar ngayon ang problemado pa ho at hindi madaanan sa mga panahong ito para po sa kaukulang pong tulong at ka-clearing operations po na ginagawa ng gobyerno? Well, there are dito sa Bicol area, there are secondary roads pa meron pang tubig, Ted. Pero ang pinagtutuunan pansin namin is actually yung Daang Maharlika. And I think along the Daang Maharlika, I think yung dito may banda ng San Fernando to papunta ng Naga. Yun na lang ang medyo may problema. At but I understand that heavy vehicles can now pass through and inaalalayan namin yung mga stranded people at saka yung mga vehicles na pwede namin itawid. At this time, we are expecting that by today and tomorrow, pagka hindi na umupa na yung pag-ulan doon, I think baga passable na yung entire Maharlika Highway. Actually. And we will actually yung mga ibang secondary roads na inundated pa. We are just waiting for the floods to recede and then we will nakaanda naman yung mga quick response teams namin sa department to clear out kung ano ba yung mga debris so that we can restore traffic. Opo. Ganon din dito sa may Batangas and Cavite area. Meron marami din natabunan ng mga lupa. I think dito sa may Batangas and Cavite area, ang problema actually is not much of a flooding problem, but actually yung mga soil collapse and yung mga landslides from the mountainous sections. Mm-hmm. Kaya yun ang clear out na namin ngayon today and pangkahanggang din namin natapos din. Pinagtulong-tulungan na namin, pati yung equipment ng NCR, pinadala na namin doon. At saka Region 4B at para magtulong-tulong po para mag-clear out dito sa may Batangas area. Opo. Sa ngayon ho ba meron na kayong estimate more or less po magkano na po ang damage sa ating pong public works? Meron ng mga tentative estimates na pinapaano sa akin nung isang araw but I think this have to still be validated to the estimates to mga 600 million or something. But I think we need to validate this. Luckily, actually, along the main highways, actually, itong ako nito, wala naman nasirang mga dito lang sa may Batangas. Batangas, itong Laurel. Kasi may nawasak na isang, na-wash out na isang tulay. Sa Camarines Sur, meron ding isang tulay. So I think mga dalawa o tatlong tulay lang yung tira, but along national secondary roads lang. Opo, pero sir, maari kung sakasakaling humupa na itong tubig, maari na talaga makatawid sa Marcos Highway patungo po ng Matnog, Sorsogon, kung ikay babiyahe po ng Kabisayaan. Basically po, walang nasirang tulay doon at maaaring daanan po. Yes, wala. Actually, from
part of Camarines Sur all the way to Albay, Albay to Sortogon, is possible po. Walang problema na doon. Apo, apo. Dito nga lang sa inside Dinaga City metropolitan area, yun ang medyo may meron pa nga doon sa may San Fernando Milaor area na meron pang tubig ng inantay namin humupa. Actually, yun lang ang may problema. Dito naman sa may banda ng Quezon kasi yung dito sa may Lopez area na perennial na binabaha kahit na hindi ganitong klaseng ulan, possible na actually kaya nung pang mga 2 days ago. Opo. Sige po. Salamat po na marami, Sec Manny, sa inyo pong informasyon. Kami po yung muling tatawag para po makakuha ng update, sir. Ingat po kayo, sir. Salamat po. Okay. Salamat, Ted. Salamat sa ating lahat. Opo. Thank you. Manny Bonoan po ang secretary ng DPWH.